Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa trahedya Nawi, ang di napigil na pagbibidyoke sa Quezon City. Ang mga nanita kasing tanod, pinagbabaril ng mga kumakanta. Patay ang isa sa mga tanod at isang residente habang sugatan ng isa pa. Pero wala silang taka sa mga pulis kahit tinulungan umanong magtago ng ka-live-in ng isang suspect. Nakatutok si June Veneracion. Si Puraw, binaril! Binaril si Puraw! Si Puraw na baril! Si Puraw na baril! Nauwi sa pamamaril ang pagtatalo na nag-ugat lang sa pagsaway ng mga barangay tanod sa mga nagbibidyoke sa barangay sa Uyo, Quezon City, Martes ng gabi. Hindi raw nagpapigil sa mga tanod ang mga nagkakantahan, kaya nagkaintan. Ay, hala! Hala! Tawag na kayo na pulis! Tawag kayo na pulis! Tawag kayo na pulis! May baril! Tawag kayo na patay ang isang tanod at isang residente. May isa pang tanod ang nasugatan. Si Abo na pa rin! Si Puro na pa rin! Founder! Tawag ka na pulis! Tawag ka na pulis! Nabaril na yung dalawa natin kasama! Mabilis na tumakas ang dalawang namaril. Si Pura, binaril! Arestado kagabi sa follow-up operation ng Quezon City Police District ang dalawang sangkot sa pamamaril. Nahuli sila sa isang hotel sa Barangay Payatas, Quezon City. Nakuhanan sila ng dalawang baril at mga bala. Damay pati ang kinakasama ng isa sa mga suspect dahil sa pagtulong umano sa pagtatago ng dalawa. Dumabas sa investigasyon ng PNP na may mga kasong murder at homicide ang dalawa sa Regions 1 at 3. This duo is considered as very dangerous persons. Kaya one good thing, hindi sila binitiwan ng ating mga operatiba. Hindi kami natumigil dito, nagpuyat kami rito. Isa sa mga napatay ay ang tanod na si Cornelio Noval Jr. Tinamaan siya ng bala sa likod at tumagos sa baga. Na-confine pa siya sa ospital, pero binawian din ang buhay kagabi. Sobrang bait po ng tatay namin. Wala po yung record na hindi maganda. Nanggalan niya po kami ng haligid ng tahanan. Tumanging magkomento ang isa sa mga suspect. Boss, sangkot ka raw sa pamamaril. Anong masabi mo tungkol doon? Wala na comment. Ang kanya namang kasama itinangging namaril siya. Pero inaming may sama ng loob sa mga tanod. May kalye lang po yun dahil sa pag-ano lang namin, sir. Kasi yung mga barangay doon, bias po kasi, sir. Kami, pag sinisita kami sa video, sir, pinapatay nila agaran yung kahit may kumakanta. Pero sa iba, hindi nila masita-sita. Kami raw mismo na mga barangay ang nagpapatay ng video, okay. Sabi ko, hindi po kami nagpapatay niyan. Gawa po, bawal sa amin yan. Pagsasabihan lang namin kayo. Base sa investigasyon ng Quezon City Police District, mga gun for hire daw ang mga suspect at kung hindi sila naaresto ay baka nagamit pa sa mga illegal na aktibidad ngayong darating na eleksyon. We would like to assume that their presence here in Quezon City has something to do with their activities, no? Tinitingnan natin kung sila ba ay may target dito. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Kikwestiyonin sa Korte Suprema ng isang grupo ang pagpasa ng Kamara sa 2025 National Budget na hindi umano pwedeng i-certify as urgent dahil walang emergency. Sa pagmamadali nga kagabi, may punto pang nag-agawan ng mic kaya may hindi na nakapagtanong. Nakatutok si Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri-Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. Interpolations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker. Question suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang
i-interpolate, one for the Makabayan Block, and then me. Okay? What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Kahapon, tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisihin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. Kahit abutin ng umaga, hindi tayo tumigil para masiguro ang nagawa natin ang ating tungkulin. Ginawang certified urgent ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang House Bill 10800 o ang panukalang 2025 national budget noong Martes. Kahapon, ipinasa ito ng Kamara sa second at third reading sa loob ng isang araw. Tanong ng grupong bayan muna, bakit kailangang madaliin January pa naman ito kailangang ipatupad at wala namang emergency? Pinunto nilang nakasaad sa konstitusyon na walang pwedeng ipasang batas kung hindi dumaan sa tatlong readings sa magkakahiwalay na araw, maliban na lang kung certified urgent ng Pangulo dahil may kalamidad o emergency. Balak nilang questionin sa Korte Suprema ang pagpasa nito dahil hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit niyo minamadali? May gusto ba kayong ilusot? Bakit ayaw niyong ipakita sa mga kongresista ang budget na inaprubahan nila? Well, that's their prerogative. So, we'll see them in court. Pero ito, tiwala kayo na ito dumaan sa tamang proseso? Opo. The parliamentary practice has been on the last day to take it to a vote on second, third reading when it's certified urgent. Sasalang pa sa bicameral committee ang national budget para pag-isahin ang Senate at House version. Sabi ng bayan muna, dapat bukas sa publiko ang mga meeting na ito. Dapat ang bicam public, nakakanood yung publiko. Has anybody seen a bicam? No media has seen a bicam. Bakit kayo pumupunta sa mga hotel na mahal at the public expense, eh libre naman ang Kongreso, Senate or House eh. Lalo na bicam na lang yon. Ibig sabihin, tapos na ang Kongreso. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Kamara ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Lagpas na umano sa threshold o hangganan para ituring na may plunder ang halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President na di pa na ipaliliwanag ayon sa isang kongresista. Dagdag sa mga alegasyon laban sa bise, ang pagbibigay umano niya ng 50,000 piso kada buwan sa isang dating education undersecretary na tinawag niyang halimbawa ng walang kredibilidad. Nakatutok si Oscar Oida. Sa loob ng 9 na buwan mula February hanggang September 2023, habang nanunungkulan bilang head of the procurement entity ng Department of Education o DepEd, buwan-buwan umano nakakatanggap ng envelope si dating DepEd Undersecretary Gloria Jumamil Mercado. Ang laman, tig 50,000 pesos kada envelope. Madalas daw ang nag-aabot sa kanya ng envelope ay si Assistant Secretary Sunshine M. Pajarda. At ang sabi, galing daw ito kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna ng pagdinig, inilabas niya ang mga sobre. Ang sakit naman noon, ordinaryo lang akong trabahante tapos inano ka ng Vice President. Ayon kay Mercado, kahit kailan ay hindi daw niya binuksan ang mga nasabing envelope noong nanunungkulan pa siya sa DepEd. Nang magretiro na, I sought some advice and they just advised me to donate it to a non-government organization, which I did. And that's the only time that I opened those envelopes in front of the people that I was donating it. And it was 50,000 per envelope. The reason why you are considering all these concerns is because you believe that the envelope is a bribe. Do you agree? Yes or no, ma'am? It's kind of harsh word to use, bribe, because if... Or should I say, it is a means to influence your decision being the hope? It could be. Sa isang press conference, tinanong ng media si VP Sara Duterte tungkol sa aligasyong ito ni Mercado. Dapat siguro kung mag-akusa siya ng ganyan, dapat may papel siya. Tulad ng ako,
pag inaakusahan ako, pag sumasagot ako, binibigay ko yung papel. Gloria Mercado is a disgruntled former employee of the Department of Education. She was let go because of loss of trust and confidence. Inilabas ng OVP ang isang liham na pirmado ni Mercado kung saan ay binanggit ang pangalan ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nito ang breakdown ng makagamitan at total cost na nagkakahalaga ng 16 million pesos. Nag-solicit siya ng 16 million pesos sa isang kumpanya on paper using my name without any authorization. I explained properly. I did not solicit. There's no money involved there. These are equipments. Walang cash po doon. Equipment siya na ito-turn over sa DepEd. So I feel very sad that up until now, the BP has not been appraised as I explained it to her people. Sa kanyang opening statement naman, sinabi ni Congressman Joel Chua na may mga naririnig siyang akusasyon at insinuations sa kanilang komite na ito raw ay isang political exercise o atake sa isang individual. Klinaro ni Chua na nais lang daw ng komite na matiyak kung paano nagastos ang sinasabing confidential fund ng OVP. I must stress at this point that the sheer vastness of these potentially misused funds sets this matter apart from other instances of irregularity and disallowance. These amounts easily surpass the threshold for the crime of plunder under our laws. Hinihinga namin ang reaksyon dito si Vice President Duterte. Pero sa panibagong statement ngayong araw, nanawagan si Vice President Duterte na tigilan na raw ng mga mambabatas ang paggamit ng mga testigong wala umunong kredibilidad o questionable umano ang layunin. Inihalimbawa niya si Mercado na anya'y bahagi ng makinarya laban sa kanya. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Sumuko na ang PBA player na si John Amores na namaril sa Laguna, gayon din ang kanyang kapatid. Dagdag ito sa ilang beses ng pagkakasangkot ni Amores sa mga away basketball na ngayon may kasama umunong pustahan. Ang nahuli kam na tensyon sa pagtutok ni Oscar Oida. Sa pool ng CCTV nang bumaba mula sa isang motorsiklo ang isang lalaking may hawak na baril. Maya-maya, pinaputukan niya ang hinahabol na lalaki sa may barangay Maytalang 1, Lumban, Laguna. Buti't nakaiwas at hindi tinamaan ang target. Ang sinasabing namaril, ang PBA player na si John Amores. Kapatid naman umano niya ang may dala ng motorsiklo. Ang punot dulo raw ng pamamaril, away basketball sa may barangay Salak na dinayo pa raw ng magkapatid na Amores na ayon sa mga pulis ay may pustahang nasa 4,000 piso. Hindi naman nakalapatan, siguro nakagirian lang, ganun. Pagka ilang minuto, naawat, akala ko tapos na. Meron silang tawag na hindi na pagkasunduan. Hamunan nga ng suntukan, naunang umalis itong suspect natin. Tapos sumunod yung victim hanggang umabot sila sa barangay Maytalang at doon sila nagpang-abot. Naghamunan uli ng another na suntukan. Then si John Amores ay may dala ng baril at pinaputukan na yung ating victim. Pasado alauna ng madaling araw kanina nang magkasunod na sumuko ang magkapatid na Amores. Nag-voluntary surrender po siya dito sa ating station. Dahil nagkakaroon na nga rin daw po ng threat sa kanyang sa kanilang buhay, sa kanila pareho. Natatakot na sila sa kanilang seguridad. Sinubukan ko na ng pahayag si Amores, pero tikom ang bibig nito. Sir, bakit po nauwi sa pamamaril yung alitan sa basketball? Hingin lang po namin, sir, yung panig nyo. Sir, magbibigay ba kayo ng statement, sir, tungkol doon sa nangyari pamamaril kanina, sir? Hindi itong unang beses na nasangkot sa gulo dahil sa basketball si Amores. Noong 2022, nasangkot din sa gulo si Amores nang manuntok ng isang manlalaro ng kalabang universidad sa gitna ng kanilang laban. Kaninang umaga, galit na sumugod sa istasyon ng pulis ang ina ng biktima. Kayo, basketball lang, papatayin mo anak ko!
pero hindi siya pinayagan ng mga pulis na makalapit. Bibigyan ko ng kadalaan yan, dalihambog yan. Ang dami na palang kaso ng demonyong yan eh. Mayabang talaga. Hindi sa akin madadala yan. Tutuluyan ko yan. Hindi ako papayag na ganyan niyang gagawin niya. Hindi ako nagpalaki ng mga anak ko para patayin lang niya. Kanina, na-inquest na ang magkapatid na Amores na naaharap sa kasong attempted murder. Ang Philippine Basketball Association naman, hindi na raw magkokomento sa kaso dahil iniimbestigahan na ito ng mga pulis. Pero ikinalulungkot daw nila ang insidente. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Ipinakilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang 12 kandidato o kakandidato sa pagka-senador mula sa alyansang kinabibilangan ng kanyang partido. Nakatutok si Bernadette Reyes. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagtaas na mga kamay ng bubuo sa senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para sa 2025 midterm election. Kabilang sa kanila sina Interior Secretary Benhur Abalos, Makati Mayor Abby Binay, Senadora Pia Cayetano, dating Senador Ping Lacson, Senador Lito Lapid, dating Senator Manny Pacquiao, Senador Bong Revilla, dating Senate President Tito Soto, Senate Majority Leader Francis Tolentino, dating Social Welfare Secretary at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo at Deputy Speaker Camille Villar. Nasa lineup din pero wala sa pagtitipon si Senadora Aimee Marcos na kilalang malapit kay Vice President Sara Duterte. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Bukod dyan, pinili rin ang mga susuporta sa mga programa at legislative agenda ng Pangulo ang kinavotas Representative Toby Tsangco na tumatayong campaign manager. Ang mahalaga dito ay yung talagang susuporta. Naniniwala sila na yung platforma ng Bagong Pilipinas, yan po ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino. Binubuo ng 5 iba't ibang partido ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Pero ngayong araw, sabay-sabay na pinirmahan ng kanilang mga lider ang isang manifesto bilang simbolo ng kanilang pagkakaisa bilang isang koalisyon. Kabilang sa Alyansa ang Lakas CMD, Partido Federal ng Pilipinas, Nationalist People's Coalition, Nationalista Party at National Unity Party. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Nag-anunsyo rin ang TV at radio personality na si Ben Tulfo ng kanyang kandidatura sa pagka-senador. Ayon sa kanya, tatakbo siya bilang independent candidate. Sinabi niya yan sa kanyang pagbisita sa Marawi City. Bistado sa Angeles, Pampanga ang isang pasilidad na nasa likod umano ng iba't ibang panluloko gaya ng love at crypto scam. Nakatutok si John Consulta. Atras! Huli sa akto habang abala sa kanilang mga computer ang nasa 85 individual sa sinilakay na gusaling ito sa Angeles, Pampanga. Ayon sa NBI, isang scam hub ang lugar. Base pa sa tip, sa dating sites na gahanap ng target ng mga dayuhan, ang grupo para mapaibig at mapakagat sa mga bogus na crypto investment. Binirify natin yung informasyon na yan. Pagkatapos natin asserting na may existing illicit activities na ginagawa nitong opisina, nag-apply tayo ng warrant to search, seize and examine computer data. Ang ginagawa ng mga empleyado nila ay pupunta sa social media, ginagamit itong mga dating sites. Nakaharap pa ng NBI ang isa sa mga model na ginagamit ng grupo para makapag-video call at makaakit ng dayuhan sa halagang 25,000 pesos. Naghanap sila ng mga potential investors na foreigners, usually American or European, na usually mga retired ang gusto nila, yung walang ginagawa at alam nila may pension. Pinasusuri ang mga nakumpiskang cellphone at computers sa bisa ng digital wallet para matukoy ang mga dayuhang na biktima. Sinisika pa namin makuha ang panig ng mga inaresto na naharap sa reklamong Cybercrime Prevention Act at nakakulong ngayon sa NBI Region 3. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso, ika nga sa Ilocano, naragsak o masaya?
Ganyan ang good vibes na hatid ng Kapuso Stars na dumayo sa Isabela para bisitahin ang mga ipinagmamalaking lugar at tikman ang mga pagkain ng bayan ng Alicia. May report si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Sa gitna na nagtataas ang bundok at lunti ang tanawin, matatagpuan ang bayan ng Alicia sa Isabela. Mula sa Kawayan Airport, bumiyahe ng mahigit 30 minutos sina Rocco Nacino, Ara San Agustin at Angela Alarcon para i-explore ng probinsya. Welcome to Alicia Isabela! First stop ng Kapuso Stars ang Pamana Museum na tahanan ng kwento ng mayamang kultura at kasaysayan ng bayan. Alam nyo ba na noong September 28, 1949, nang ipinag-utos ng dating presidenteng si Elpidio Quirino na palitan ang pangalan ng bayan sa Angadanan Viejo, ginawa niyang Alicia bilang pag-alala sa kanyang asawang si Alicia Siquia Quirino. Binisita rin nilang isa sa pinakamatandang simbahan sa lalawigan. Kaunting kaalaman mga Kapuso, ang Our Lady of Atocha Church na itinayo ng mga Espanyol noong 18th century ay idineclare ng Department of Tourism bilang isa sa National Religious Tourist Destinations dito sa ating bansa. Kilala rin ang Alicia bilang pinakamalaking rice producer sa Cagayan Valley. Kaya tuwing Abril, ipinagdiriwang ng bayan ang Makulay at Masiglang Pagay Festival bilang pasasalamat sa masaganang ani. Ilang produkto rin nila na mula sa bigas ang ipinagmamalaki ng Alicia tulad ng kanilang rice coffee at ang kanilang Bignay Wine. Hindi rin pinalagpas ng Kapuso Stars na makabanding ang Kapuso fans. Kita niyo sa amin kung gaano kayo kasaya at fun to be with. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, sa inyong energy, sa inyong support. Thank you so much. Sana ay sa pagbalik po namin ay ganun pa rin ka-warm ang pagtanggap niyo po sa amin. Rain or shine, nandyan pa rin kayo para to support us perform. Ang masayang palabas ay bahagi ng 75th founding anniversary ng Alicia Isabela. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galvan, Nakatutok 24 Oras.